Good vibes, welcome back again to my channel. This is Love Asti. Yes, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa mga ka-Soward fans po dyan. Ka-Soward supporters, maraming salamat po. Nandito po ako ngayon muli sa inyong harapan dahil sa content ko tungkol kina Kate at kay Hannah. Ayan, yes. Una sa lahat, gusto ko muna po silang i-super congratulate. Sana napapanood din po nila to na gusto ko silang i-super congratulate sa kanilang mga nangyayari sa buhay po nila ngayon. Yes po. Tulad kayo na isa na rin silang vlogger at vlogger ng Bukana. Ayan, nakakatuwa po dahil kitang-kita po sa kanilang mga mata yung saya, yung ligaya, na alam nila na ito na yung kanilang stepping stones at daan para matupad ang kanilang mga pangarap, diba? So ayan, natutuwa po talaga ako sa kanila na sobra-sobra dahil ako po talaga super relate ako sa mga buhay nila. Yes po, super nakaka-relate po kami mag-asawa, pero siguro mas ako ang mas nakaka-relate kaysa sa asawa ko. Kasi ako, pinagdaanan ko po talaga lahat yan. Since ako po ay elementary, nag-high school, ayan, talagang damang-dama ko po yung kanilang pinagdadaanan sa buhay po nila. Tulad din po yung nagtitinda po sila ng isda. Yes, ako po. Kasi po yung tatay ko ay isa pong magsasaka, mangingisda. Opo. Kaya lang, yung tatay ko, nangingisda po siya sa sapa, hindi siya sa dagat. So, sa sapa siya gamit yung kuryente po. Kung may nakakalam po dyan, ang gamit po ng tatay ko ay kuryente po. Sumisisip po talaga siya sa ilalim ng tubig. Kung saan, delikado din po yung kasi, di ba, may karga siyang kuryente sa likod niya. Tapos sumisisip siya. Minsan, madaling araw. Minsan niya, nakakahuli pa siya ng sawa. Oo, talaga, promise mo, nakakahuli po siya ng sawa. So, ayan. Then, tapos, inuwi ni tatay ko. Uulam po namin. So, hindi mo po kami maselan kung ano yung uwi ng tatay ko. Nauulam sa amin. Sa bayawang pa, sawa, ayan. Ayun. Pero yung mga ahas na nakakahuli siya, pero hindi niya inuwi yun. Delikado, mga mandag yun eh. So, ayun. Nahuhuli niya yun sa mga bukid. Nakikipagsakahan po kasi yung tatay ko. So, ngayon, mga nahuli na isda ng tatay ko, siya naman, itinitinda namin ng nanay ko. After ko sa school, yan, after ko mag-aral sa school, dadiretso na kami ng nanay ko doon sa bawat baryo, mga sa lahat ng dadaanan namin hanggang maubos yung isda. Minsan ihatid kami ng tatay ko sa tricycle. Ayan, dadaling kami sa isang pwesto doon sa mga maraming tao, maraming bahay. Nilalakad lang po namin. Dala kami banyera, may dala kami timba, saka timbangan. Tapos nag-aalok namin mo, isda, isda, isda kayo yan. Ayan, inaalok-alok namin ang nanay mo. So, yun, saya. Damang-dama ko po yan. Saka ipagtindahan din po ako sa palengke. Nag-apply po ako ng tindera. Pagka-graduate ko po ng high school. So, sumama ko sa ate po mag-ibag tindera ng mga isda. Opo. Tapos noon, medyo, syempre, hindi ganun kaano yung kita sa palengke. Minsan, 50 pesos lang po kung araw na yun. Tapos, minsan nakikipag-ano naman ako sa ibang tindahan naman. Kung sa may babuyan, may manukan sila, may isda, may baboy na tinitinda yun. Sumabak din po ako yun hanggang sa maliitin ka din po ng kaharap ko ng tindera. Hindi ko po makakalimutan yun. Yung may nagmaliit po sa akin na isang tindera. Kasi sila, tinda nila mga manok. Tapos, postura-postura sila, maayos na maayos yung suot nila. Tapos, maganda yung mga kuko nila, makutex. Eh, samantalang ako, 10 kilo baboy at dala ko. Ako, 10 kilo, dadali ko dun sa bumili o order. Tapos, sabi sa akin, yung pinera, naalala ko yun. Hindi ko siya makakalimutan, sabi niya sa akin. Ano ba yan? Makaputik ng paa mo. Sinabi sa amin yun. Nagdalawang isip na ako sa buhay ko. Forever na lang pa ako. Sinabi ko sa iyo. Habang bitbit ko yung 10 kilo na bitbit ko na baboy. Tapos pupunta pa akong bangko. Pindala po akong 50 mil.
pang pinatipok niya sa akin ng amo ko. So, nilagay ko siya doon sa loob ng daging ako talaga. Tapos, dugo-dugo ako yung duguan ng mga karne. Kasi nang kinakatay doon. Tapos, pumunta ko doon sa SME. Labas doon sa gilid ng bangko, hinalig ko yung pindang baboy. Tapos, pumasok ko ng baboy ng bangko. Kasi, hindi naman talaga yung buhay na gusto ko para sa pamilya. Ginawa ko lang yun. Dahil, gusto ko makatulong sa mga pamilya ko. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Kaya ako sa hirap. Ngayon, pangarap ko na mabigyan talaga sila ng magandang buhay. Pero sa ngayon, laki na din kami at masaya at blessed kasi malulusog lahat at walang mga sakit. Yun ang pinakamahalaga at si Lord nagbigyan ng mga at kayo din ang hiling ko sa lahat na gabayan tayo lahat ng Panginoon Jesus. So yung drama ng buhay ko, no? Kaya gusto ko lang i-relate yung mga ibang karanasan ko na nararanasan din nila at gusto ko lang i-relate naranasan ko yun. Kaya ako ay laking tuwa para kina Kate at ni Hannah dahil magiging galit ko para sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Lahat tayo pwedeng mangarap, simple man o anuman yung katayuan natin sa buhay. Walang pwedeng humadlang sa mga pangarap na gusto natin. Kahit kaano pa kataas ang ating pangarap, walang makakahadlang. Basta, alam natin sa sarili natin, kaya natin yan. Walang sino man ang pwede humadlang. So, tayo lahat, go tayo para sa ating mga pangarap. Pangarap para sa ating mga pamilya. Sa mga mahal natin sa buhay. Kaya, thank you so much sa inyong lahat na mga sumusuporta. Dahil mas binibigyan niyo ko ng pag-asa at liwanag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Kate at Kihana, super congratulations sa inyong lahat dahil magiging isa na naman kayong mabuting ehemplo para sa mga nanganarap. So, pagpatuloy nyo lang yan dahil nandito rin kami lahat na susuporta sa inyo. Thank you and congratulations! Yes! Mga OFW na walang sawang sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Dahil napansin ko rin po sa mga halos nanonood sa akin ay mga OFW. Kaya po ako ay buong puso nagpapasalamat sa inyo dahil sinusuportahan niyo din po ako. So ayan, dahil ibang saya din po ang ibinibigay niyo sa amin. So dahil dyan, thank you so much po. At I pray po sana sa lahat ng mga OFW, dumating ang panahon na makasama nyo na ang inyong buong pamilya na hindi na kayo lalayo sa piling nila kung saan mananatili kayo na mamumuhay na masagana, masaya at puno-puno ng pag-asa sa buhay. At may magandang buhay at kinabukasan para sa inyong pamilya. At magkakaroon kayo ng magandang opportunity dito sa Pilipinas. At sama-sama kayong masasalo-salo sa pagkain, sa pagkainan ninyo. At patuloy nakaharapin at magsasaluhan ang mga pangarap. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta saan man panig dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ng mga Pilipino. At kayo po ng mga OFW. Maraming salamat po at saludan niyo po sa inyo dahil ginagawa niyo lahat para sa pamilya. Thank you po and God bless po. And God bless po kay Kate at kay Hannah. Ayan. Let's support them forever. At sa mga ka-good vibes ko, let's support them po kasi talaga
ginagawa nilang lahat para sa kanilang mga anak. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Thank you po and God bless. Bye po.